Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa mga tao na obligado sa kanila ang pag-aayuno, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, ang malwaspos sadis, ang pang-anim na katangian, ay yakuna khaliyan minal mawani, ay min mawani il wujub. Na ang tao na mag-aayuno, na obligado sa kanya mag-aayuno, ay dapat walang bagay na nagbabawal sa kanya na mag-ayuno, o ibig sabihin nagbabawal na maituring na obligado sa kanya ang pag-ayuno. Wahada yakhtasu bil mar'a. At ang bagay na ito ay may kinalaman sa kababaihan, special para sa kababaihan. Fayushtarat fi wujubi sawm alayha adaan alla takuna haidan wala nufasa. Na kondisyon upang maging obligado para sa kababaihan ng pag-aayuno ay ang wala silang buwan ng dalaw at hindi sila kabilang sa mga nofasa o mga babaeng dinurugo matapos ang panganganak. Fa in kanat haidan aw nofasa fa innahu la yajibu as-sawm. Para sa kanila na may buwan ng dalaw at merong nifas o pagdurugo matapos ang panganganak ay hindi obligado sa kanilang pag-aayuno. Wa innama taqdi badal ayyam allati aftarat. Pagkos ang gagawin nila lamang ay ang pagbabayad sa mga araw na hindi sila nag-ayuno rito dahil sa buwan ng dalaw at nifas. Likawli Nabi sallallahu alaihi wasallam mukarraran lidalik, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na batayan dito, sinabi niya, alaysa idha hadat lam tusalli walam tasum, na sinabi niya, hindi ba't ang babae kapag siya ay merong buwan ng dalaw ay hindi siya nagdarasal, hindi siya nagtataguyod ng sala at hindi siya nag-aayuno, na ang bagay na ito, ang buwan ng dalaw ay nagdudulot na ang mga gawaing pagsamba na ito ay may pagbawal na kanilang gagawin. Hindi sila pwede magsala, hindi sila pwede mag-ayuno, gustuhin man nila. Pagkos, para sa sitwasyon na ito, kapag hindi nakapagsala ang babae dahil sa kanyang buwan ng dalaw, hindi niya ito kailangang pagbayaran. Samantalang sa pag-aayuno ay kailangan niya itong pagbayaran kapag hindi niya nagawa dahil sa buwan ng dalaw o nifas. Na ang dahilan dito na bakit hindi kailangan pagbayaran ng sala na hindi nagawa dahil sa nifas at haid, samantalang babayaran ang pag-aayuno na hindi nagawa dahil sa nifas at haid, ang dahilan dito ay ang pagsasabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang malinaw na iniutos niya sa mga hadith kung anong gagawin ng kababaihan sa mga gawaing pagsamba nito kapag sila ay may haid at nifas. At dinugtong dito ni Sheikh rahimahullah, fa idha hadat al-mar'a fala sawma 'alayha, kapag siya ay may buwan ng dalaw ay walang pag-aayuno para sa kanya, bal taqdi fi ayamin ukhar, bayaran niya ito sa iba pang mga araw. Wa huna mas'alatani yanbagi at tafattun lahuma. At narito ang dalawang bagay na dapat na maging malinaw. Muna, almas'alatul ula, anna ba'dan nisa tathur fi akhiril layli wa ta'lam annaha tahurat, walakinha la tasuma dhalika al-yawm dhannan minha annaha idha lam tagtasil fa innahu la yasuh sawmuha. Na ang unang bagay na gustong linawin ni Sheikh rahimahullah na mayroong mga kababaihan na naging dalisay na sila mula sa buwan ng dalaw o nifas. Ibig sabihin, tumigil na ang pagdurugo ng buwan ng dalaw at pagdurugo matapos ang kanilang panganganak. Naging dalisay na sila rito sa gabi. Hindi pa rin sila nag-aayuno kinabukasan. Nang iba sa kanila ay nag-aakala na kailangan muna nilang makapaligo bago maging tama ang kanilang pag-aayuno para sa paparating na araw na iyon ng pag-aayuno. Na ang tinutukoy dito na pagiging dalisay ng babae sa gabi ay maaring mangyari ito isang oras na lamang bago dumating ang oras ng Fajr. Halimbawa, nagising siya ng alas 4 at ang adan ng Fajr ay 4:30 at hindi siya nag-ayuno sa araw na iyon dahil hindi siya nakaligo, dahil maaring walang tubig o ano pa mang kadahilanan. Ang tama rito ay sinabi ni Sheikh rahimahullah, walay sar amru kadalik, hindi ganito dapat. Hindi maaring hindi sila mag-aayuno. Balsawmuha yasuh wa illam tagtasil illa ba'da tulu'il fajr. Na sa ganitong kalagayan, kung halimbawang naging dalisay siya ng alas 4,
4:30 ang adan ng Fajar at simula ng pag-aayuno. Kahit pa hindi pa siya nakaligo at dumating ang oras ng Fajar, pwede pa rin siya magsimula ng mag-ayuno sa araw na iyon. Pwede pa rin siyang mag-ayuno at magiging tama ang kanyang pag-aayuno dahil hindi ito kondisyon ng pag-aayuno. Hindi kasama ang tahara sa kondisyon na ito ng pag-aayuno na katulad ng sasala. Ang kondisyon dito ay ang nawala na sa kanya ang bagay na nagbabawal sa kanya na mag-ayuno. Ang hayd at nifas. Ibig sabihin, kailangan na niyang mag-ayuno at bumalik na siya sa pagiging kabilang sa ahlul wujub o sa mga tao na obligado sa kanila ang mag-ayuno. Ngayon, syempre, kailangan niya maligo muna para makapagsagawa ng Salatul Fajr. Pero ang kanyang pagsisimula na mag-ayuno ay tama kahit dumating pa ang adan ng Fajr na hindi pa siya nakakapaligo para sa tahara niya mula sa hayd at nifas. Wa amal mas'alata thaniya, pangalawang usapin na gustong linawin ni Sheikh Rahimahullah, fahiya anna ba'da nisa takuno sa'imatan fa'idha garabat asyams wa aftarat ja'ahal hayd qabla an tusallil maghrib fa ba'da nisa yakul innahu idha atahal hayd ba'da al-fitr wa qabla salat al-maghrib fa inna sawmaha dha kal nahar yufsad. Na mayroon daw ibang kababaihan na nakumpleto na nila ang pag-aayuno mula sa Fajar, sa pagsisimula ng adan ng Fajar hanggang sa adan ng Maghrib. Pero dinatnan sila ng buwan ng dalaw pagkatapos ng adan ng Maghrib at hindi pa sila nakakapagsala ng Maghrib. At merong nag-aakala sa kanila na kapag hindi ka pa nakapagsala ng Maghrib ay hindi tanggap ang pag-aayuno mo sa araw na iyon. Kaya ang ginagawa nila ay binabayaran nila ang araw na ito. At mali rin ito ayon kay Sheikh Rahimahullah, sinabi niya, wakadalika ba'dan nisa, yibaligu aydan wa yakul, idha ja'a hal hayd kabla salat al isya, fa inna sawmaha dhalika al yom yufsad. At may iba naman na nagsasabi na kapag dumating na ang oras ng isya at hindi pa siya nakakapagsala ng isya, ang kanyang pag-aayuno ay mawawalang saysay kung dumating sa kanya ang hayd ng oras na yaon at hindi pa siya nakakapagsala ng isya. So sinabi ni Sheikh Rahimahullah, wa kullu hada laysa bisahi. Lahat ng mga sabi-sabi na ito ay hindi tama. Al mar'atu idha gabat ash-shams wa hiya lam tara al-hayd kharijan fa sawmuha sahi. Ang babae kapag inabutan siya ng paglubog ng araw at hindi siya nakakita ng anumang bakas o palatandaan na dumating ang kanyang buwan ng dalaw ay tanggap at tama ang kanyang pag-aayuno, inshallah. Hindi niya ito kailangan ulitin. At walang dahilan upang sabihin ang kanyang pag-aayuno ay hindi tanggap. Makapagsalaman siya ng maghrib o hindi. Hatta law kharaja ba'da ghurubi syams bilahdatin wahida. Pasawmuha sahi. Na sinabi rin ni Sheikh Rahimahullah, binigyan niyang linaw, kahit pa ang hayd na ito ay dumating ng kahit ilang sandali lamang pagkatapos ng oras o adan ng maghrib, ang pag-aayuno mo ay tanggap pa rin, inshallah. Actually, ang katotohanan niyan, kahit hindi ka pa nakapag-iftar. Halimbawa niyan, nag-adan ng alas 6 ng gabi at dumating ang iyong buwan ng dalaw ng 6:01 ng gabi. Ang pag-aayuno mo sa araw na iyon ay tama pa rin at hindi mo kailangang ulitin kahit hindi ka pa nakapag-iftar, kahit hindi ka pa nakapag-maghrib, kahit hindi ka pa nakapag-isya. At ito ang pagtalakay natin tungkol sa usapin na ito at ito na ang huling bahagi ng pagtalakay natin sa mga tao na obligado na sa kanila ang pag-aayuno. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.